This morning, itong si Major Alan De Castro at hinarap natin kay Chief PNP for the Chief PNP to be updated regarding this Camilon case. At yung pag-uusap namin, Major Alan De Castro admitted that he knows the victim. According to him, he had relationship, shall we say, illicit relationship dahil nga married man itong si Major Alan De Castro. Lumutang sa Campo Crame ang pangunahing suspek sa pagkawala ni Miss Grand Philippines 2023 candidate Catherine Camilon. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Major General Romeo Karamat Jr., humarap si Police Major Alan De Castro kay Chief PNP upang humingi ng paumanhin dahil nakaladkad ang organisasyon sa personal na problema nito. Inamin din umano nito ang relasyon sa beauty queen. Ang tanging bilin na lamang sa kanya ni General Acorda, harapin anuman ang nagawa niyang problema. Ang instruction lang ni Chief PNP sa kanya, dahil nga nag-sorry nga for dragging the name of the organization, sabi ni Chief PNP, it's your personal problem, ginawa mo yan. Hindi naman work-related yan yung pinapal nila. Harapin mo bilang tulad ng isang lalaki, sabi niya. So you prove yourself na whether you are innocent. Gayunman, hindi umano nagsalita si De Castro na ang tanungin kung may kinalaman ito sa pagkawala ni Catherine. When we asked him regarding kung mayroon siyang involvement, any involvement regarding doon sa missing or the disappearance of Miss itong Miss Camilon, they immediately answered to us that he invoked his right to remain silent. So we could not force him to say kung ano man ang nalalaman niya, dahil nga we respect his constitutional rights, that is by invoking his right to remain silent. Kinumpirma din ni General Karamat na nagbigay na ng sample ang pamilya ni Catherine sa mga otoridad sa pamagitan ng buccal sample. Ito aniya ang ikukumpara sa 17 hair strands at 12 blood swab sample na nakuha ng mga otoridad sa na-recover na red SUV. Another development is that the family of Miss Camilon agreed already to give their DNA samples para i-match natin doon sa mga nakuha natin na ebidensya, forensic evidence like the hair strands, the blood swab doon sa na-recover natin ng sasakyan, which is the CRB. Once na nag-match yung DNA na binigay ng pamilya ni Ms. Camilon at saka, we are very certain that the person na sinabi ng ating mga witnesses na nakita nilang binubuhat from doon sa Nissan Juke na sasakyan to the on the CRB na kulay red, we are certain na yung nakita nila is we will be na si Ms. Camilon yun. Samantala, bagamat mahigit isang buwan ang nawawala at hindi pa rin nagpaparamdam si Catherine, naniniwala pa rin ang CIDG na buhay pa rin ito. We are still hoping na sana ay matagpuan natin na buhay si Miss Camilon. But marami ng araw na dumaan. So yung chance na matatagpuan, sana kung nandyan sa dapat nag-appear siya o nagparamdam na siya sa mga pamilya. Pero with the number of days na missing siya, siguro lumiliit yung chance na matagpuan natin siyang buhay. But ganun pa rin, sana, dahil ako isang magulang din. Kami nawawalan ng dapat mawalan ng pag-asa na sana makita pang buhay. Si De Castro ay bumalik sa Police Regional Office 4A matapos ang pakikipag-usap kay Chief PNP kung saan siya ay mananatiling naka-restrictive custody. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.